Magandang araw ulit sa inyo. Ang topic naman natin ngayong araw na ito ay mga pagkain pang patulog at magbibigay din tayo ng mga tips para kayo makatulog. Una muna, problema kasi ng karamihan sa atin, hindi makatulog sa gabi. So, merong mga pagkain na maaaring makatulong sa inyo para magkaroon tayo ng magandang at mahimbing na pagtulog. Ano yung mga pagkain iyon? Ang number one dyan, saging. Ang saging ay may tryptophan. Yan, tsaka carbohydrate. So, naggagawa ito ng serotonin. Siya ay nagpaparelax sa atin. So, nababawasan yung stress. So, pag mas relax ka, mas makakakain ka. Tapos, ang number two, kamote o sweet potato. Yan, maganda yan sa tiyan kasi complex carbohydrate siya. Hindi gaano nagpapataas ng asukal sa dugo, mayaman sa fiber, B6, vitamin C and E, folate, at potassium. Gusto kasi siya ng tiyan, parang mas kalmado yung tiyan dyan. Number 4, yung mga oatmeal at cereals. Sa gabi, pwede din ito, hindi lang ito pang umaga. Isang bowl ng mainit na oatmeal o cereal sa hapunan. Marami siyang vitamin B6 at melatonin. Melatonin yan yung nagpapatulog sa atin sa gabi. At syempre, lagi nga sinasabi, mainit-init o warm milk. Yan, gusto din natin yung mainit-init o warm milk. Kasi nakaka-relax sa ating tiyan. At ang gatas, meron ding tryptophan na nagiging serotonin na maaring magpa-relax at magpa-antok sa atin. Ang isa pa, chamomile tea. Pag uminom ka ng mainit-init na to, parang nakakaantok. So, maganda rin siyang pangpatulog. At magbibigay rin tayo ng iba pang mga tips para kayo ay makatulog ng mahimbing. Bago tayo pumunta sa other tips, ang mga pagkain na mangiiwasan, na kasi baka hindi kayo makakatulog eh. Iwasan yung mga karneng baka at baboy sa gabi. Eh kasi bakit? Baka kayo maimpatso, mahirap tunawin, matataba yun. So mahirap tunawin ang tiyan. Eh syempre pag makulo, masakit ang tiyan, masakit ang sikmura, mas hindi kayo makakatulog. Number 2, iwasan din yung sobrang busog. Kasi kapag sobrang busog ka at humiga ka, magkakaroon ng hirap matunawan ang inyong katawan. Number 3, iwasan din yung mga spicy food, sili, paminta, hot sauce, curry, kasi nagpapahapdi yan ng sikmura. Ayaw nyo naman na buong gabi humahapdi ang inyong sikmura. So, iwas muna dyan. Iwasan din yung mga alcohol o alak, kasi maiiba yung inyong pagtulog nasisira niya yung schedule ng inyong tulog. At syempre, kape at energy drinks kasi magiging upper siya, high na high kayo. So, hindi kayo aantokin. Minsan nga, sa dami ng kafe ng mga brewed coffee, dalawang araw na hindi pa kayo nakakatulog sa mga hindi sanay uminom nito. Soft drinks, iwas din kasi marami siyang caffeine. Hindi po alam ng lahat yan, pero marami sa ating soft drinks ay maraming caffeine. So, ibig sabihin nun, hindi kayo makakatulog. Ngayon, merong mga tips na pwede tayong gawin para hindi tayo mapuyat. O yung gusto natin kasi, meron tayong regular na schedule. Kaya, sanayin ninyo yung inyong katawan ng paghiga, same time sa gabi, tapos yung pagising pareho rin. Kasi magkakaroon tayo ng body clock . So gusto natin, laging ganun, parang automatic yung katawan natin. Yun nga kanina, healthy diet, maganda sa katawan. Yung exercise, maganda din yung exercise para napapagod ang katawan at gawin nyo ito sa umaga o bandang tanghali. Tapos iwas nga yung mga kape sa hapon, huwag uminom ng alak, at huwag maninigarilyo, gising din kayo pag ganun. Okay, ano naman Doc Winza? At marami pa tayong mga tips na maaaring hindi nyo pa naririnig, ibibigay sa inyo ni Doc Winnie. Okay, so ito yung mga tips natin na pampatulog
Yan na, kitang-kita na natin. Ito yung mga pagkain mo, Doc Lisa. Kikita ko pa lang siya, inantok na ako eh, ha? Saging, pampaantok. Chamomile, nako ang bango nito, pampaantok talaga. Milk, diba yung mga nanay, milk. Warm milk. Ano to, Doc Lisa? Potato? Kamote. Kamote, carbohydrates, busog ka talaga dito. Yan ang ganda ng saging natin. Lipat lang tayo dito, reverse lang. At meron ako mga kakaibang tips para makatulog po kayo. Ano? Kakaibang tips. Kakaibang tips. Salamat sa mga nagka-comment. Hi kay Jaja Inor Abdon. Thank you very much. Salamat po. Doc Lisa, batiin mo sila. Yes, so maraming salamat sa mga nag-share kay Emma Lopez, Edgardo Marquez, at lahat ng nag-share. Yes. Maricel Samia Reyes, Emma Jean Vera, okay. Ito Joel po yung, Pastrano. Ito po yung mga tips na medyo kakaiba, ha? Na I'm sure hindi nyo pa alam. Yung tulog po kasi napakahalaga ang tulog. Merong pag-aaral nagsasabi, pag kulang sa tulog, mas maikli ang buhay. Lalo na kung 4 hours, hindi kaya ng katawan yan eh. Tulog kasi ang pinakamagandang paraan para lumakas ang katawan. Sabi nila, ang tulog ng 11 p.m. up to 3 a.m. yan ang pinakamaganda. Kung masakit ang katawan ninyo, di ba? Pag tulog nyo, pag gising, lalakas kayo eh. So, bibigyan ko kayo ng medyo kakaibang tips. Ito, reverse ko lang sa ating board. Yan, salamat. Si Liza Baron. Hi from Dubai. Hi sa'yo, Liza. Yan. 10 tips na kasulat dito, pero marami pa akong bibigay na extra tips. Tapos mamayang konti, kung may time pa, si Doc Lisa magbibigay ng konti lang mga 10 beauty tips para sa inyo. Ha? Yung mga pampaganda tips. Kasi ang gusto, ito pinakagusto nila, Doc Lisa, eh. Sleep and beauty. Pag may sleep, beauty ka sa umaga. Ito ang kakaibang tip ko. Alam nyo na yung exercise, di ba? Alam nyo na iwas alak, alam nyo na yung iwas sigarilyo. Pero ito, no mental work after 6. Kaya po kayo hindi nakakatulog, minsan ito rin problema ko, kung meron kayong meeting sa gabi. Siyempre kung alas 8 na ng gabi, alas 9 ng gabi na, tapos may meeting pa kayo, kausap mo yung boss mo, bibigyan kayo ng assignment, napakarami, hindi ka talaga makakatulog. Masyado ka excited sa gabi, ha? Marami kang pinaplano, hindi ka makakatulog. Sa umaga ka magplano, sa tanghali ka magplano. Pag gabi, medyo pa-relax-relax na. Number 2, huwag naman mag-schedule na early morning meeting. Diba? Palagay natin, sasabihin mo, oh, may meeting tayo bukas, alas 7 ng umaga. Ang problema, pag nag-meeting kayo 7 ng umaga, hindi ka makakatulog buong gabi. Kasi isipin mo, nako, may meeting ako, napakaaga, kailangan ko matulog, kailangan ko matulog. Lalo mo sinasabi, kailangan mo matulog, sigurado ako, hindi ka makakatulog. Kasi hindi mo pwede ipilit yung tulog eh. Kailangan kusang darating yung tulog, i-meeting mo na lang ng mga alas 10 para hindi ka ma-pressure. Number 2, i-relax na yung utak. Pwede ka magbasa ng mga magazine, ng cartoon, relax na sa gabi. Ito po, medyo kakaibang tip ko. Kakaibang tip ko to eh. Pag sa gabi po, tinatago ko mga relos. Ha? Ito yung mga relos ni ko pinapakita. Yan si Doc Lisa, ang dami na ayos. Oh. Masipag. Yan, oh. Nakita niya yung time natin dito ngayon sa Philippines. Yan, 10 o'clock. Tinatago ko yung relos or binabaliktad ko yung mga relos. Bakit ko binabaliktad yung mga relos? Pag nakikita mo kasi yung oras, lalong hindi ka makakatulog. Makikita mo, ay 10 o'clock gising pa ako. Ay 11 o'clock gising pa ako. 12 gising pa ako. Ibig sabihin, lalo ka mape-pressure eh. Kalimutan mo yung relos, baliktarin mo siya, parang nasa ano ka, naka-relax ka talaga. Turn the clock around. Walang early morning. Tapos, number 5 ko lang, maganda yung kwarto mo. Hindi naman maganda yung komportable. Tahimik. Ha? Tahimik siya. Madilim. Kailangan madilim. Hindi yung maliwanag masyado. Kasi ang gusto ng mata natin, madilim. Tapos yung kama, baka kasing tigas ng semento yung kama. Tamang-tama lang. Anong kama maganda for back pain? Turo ko po sa inyo.
Huwag yung sobrang lambot. Ayoko yung paghiga mo, parang nakukuba ka. Huwag din naman yung sobrang tigas. Ayaw mo rin. Number 5, yun na nga, kain ng konting snack, konting warm drink. Tama ba? May kaibigan kami, isang doktora, si Doktora Becky Castillo. Sabi niya, inom ng melatonin supplements. Pwede naman ang melatonin. Melatonin, yun yung ginagamit ng brain natin pampatulog. Baka makatulong konti. Ito, number 7, sabi ito sa Biblia. Make your body tired. Sabi sa Bible, pag ang mga, sabi sa Biblia, ang mga workers daw, ang sarap ng tulog. Yung mga construction workers. Kasi physically pagod na pagod. Pero yung mga walang ginawa buong araw, hindi makakatulog. Meditate, music, massage, napakaganda. I-count mo yung blessings mo buong gabi. At syempre, pinakamagandang tip, i-alay natin ang problema natin sa Diyos na tutulungan tayo para maayos yun. Okay? Remember lang, Doc Lisa, dito tayo. Yan, si Doc Lisa. Laging masipag. Ang sleeping pills, maraming humingi. Naklisa? Ang sleeping pills, pwede kayo gumamit, pero paminsan-minsan lang. Unaw na, mahirap makuha. Tsaka habit forming. Let's say, uminom kayo ng half a tablet ngayon. Pag half a tablet ngayon, bukas half a tablet, mahina na epekto. Tsaka ang problema sa sleeping pills, pag sobra lakas, alam mo yung mga sleeping pills, malalasing kayo. Parang feeling mo lasing ka. Parang feeling mo lasing ka. Tsaka mainly stress eh. Stress eh. Stress talaga. Itong tip, gusto to ng kalalakihan pero baka hindi ko dapat sabihin. Sabihin ko ba itong number 13 tip para makatulog, Doc Lisa? Ayaw ni Doc Lisa eh, mainit. So, actually, may pag-aaral sabi yung sex daw, pagtatalik sa mag-asawa, baka may tulong din na pampatulog. Tapos, sa mga hindi makatulog, tulog, pwede naman higa lang. Okay? Sa mga palagay natin, hindi kayo makatulog. Pwedeng higa lang kayo. Hindi naman kailangan na makatulog. Pwede mahiga lang. Kahit nakahiga kayo 3 hours, pwede na rin yun. Nakarelax na konti yung body ninyo. Tapos pwede mag-pray at i-offer natin kay God yung mga problem natin. Okay? Meron kang gusto i-add, Doc Lisa? Sige, ako muna. Okay. Sige, ako lang muna. Focus natin. So, salamat sa mga nagbibigay ng tips. Si Sarah May, galing mo daw. Thank you very much. Zaldi, thank you very much. Si Vic, salamat sa pag-share. Pag sinishare nyo itong video natin, marami tayo naaabot kasi gusto natin magbigay ng tips, libreng tips at kasiyahan para sa ating mga kababayan. Okay. Chris Mar, watching from Chicago. Ang dami natin mga OFW na nanonood. Doc Lisa, meron ka mga tips para sa beautiful skin? Meron. Okay. Saan ba ang setup mo? Dito? Okay. Doon? Sige. Pwede ka na punta doon. Samahan na kita. Beautiful skin. Ito ang gusto nyo, pampaganda. Yan. Pinaghahanda ni Doc Lisa. I will reverse it. Ito, reverse. Okay. Ang ganda pala ng shot natin, Doc Lisa, pag ganito. Kompleto. Maganda tingnan to. Ang ganda tingnan. Salamat na rin ako sa mga nandito nakalagay yung mga awards ko, yung mga dating awards. Ito yung Jose Rizal Award. Ito yung favorite award ko. Kung makikita niyo po, na meron nakasulat na Rizal sa tabi. Rizal yan eh. Rizal yung word. R-I-Z-A-L. Pabaliktad na Rizal. Ito bigay ng Department of Health. Ito, one of my favorite outstanding physician. Salamat sa mga nagbigay at may sumulat pa nga ngayon ulit. Yes, Doc Lisa? Okay. So, 10 ways to have a beautiful skin. So, hindi natin mapipigil ang pag-edad, pero madami tayong magagawa para mapabagal o madelay ang pagkulubot ng ating mukha. Number 1 dyan, iwasan ang araw. Lalo na yung alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. At kailangan maglagay tayo ng sunblock. Ito, 30 or up. So, yung 30 o yung mas malapot pa, pwedeng 50, meron pa nga hanggang 100. Alam nyo ba sa paglalakad nyo, yung rays o yung ultraviolet rays ng sun, nagre-reflect yan papunta sa atin. Kaya kung pwede, maglakad din kayo dun sa
may silong o yung may lilim. Ganon din sa pagbi-beach, nagre-reflect yan sa water at sa sand. Kaya kailangan natin itong mga sunblock na anti-ultraviolet A at B. At para hindi rin tayo magkaroon ng pangingitim o melasma kung tawagin. Pwede tayong gumamit ng payong, sombrero sa pagtatrabaho, iwasan ng alak at saka yung sigarilyo. Kasi pag naninigarilyo kayo, magkakaroon kayo ng lines sa kakahit-hit ng inyong sigarilyo at alcohol. Papangit ang balat nyo eh, kapag laging umiinom ng alak, yun yung nakikita nila. Tapos, number three, kailangan din weather conscious tayo o pag nakamotorsiklo tayo, kung yun yung paraan para makapunta tayo sa ating trabaho, mag-helmet tayo, mag-sunglass tayo, para hindi tayo magkaroon ng mga wrinkles. So, kung nasa public transportation tayo, jeep, bus, isara nyo, medyo isara nyo yung bintana, kung may bintana, para hindi lahat ng alikabok pumunta dun sa ating kutis. Number four, yung tip nga natin, kailangan medyo mahaba ang tulog kasi kapag laging puyat, pumapangit ang kutis. Kasi yung skin, kailangan din niya mag-regenerate. Number five, kung may paraan para iwasan ng stress, kasi pag stress, makukulubot talaga tayo. Number six, syempre, pag tayo ay nagme-makeup o kaya lumabas na napaka-alikabok na lugar, kailangan nililinis ang ating mukha. Merong mga panlinis ng mukha. Pero ang number one pa din, mild soap at water. So, maghihilamos tayo sa umaga at sa gabi para hindi naman mag-ipon yung mga dumi at magiging pimple yon pag nag-ipon sa ating mukha, dito din sa ating leeg, sa ating dibdib at likod. Number seven, ngayon malamig, kailangan mag-moisturize tayo. Napaka-importante, lalo na kung umabroad kayo, nagbakasyon kayo. Sa mga lugar sa norte, maginaw ngayon, tulad ng mga Baguio, Tagaytay, sa south, sa mga probinsya, yung medyo matataas na lugar, makakatulong ang paglagay ng moisturizer. Kasi pag hindi, mapapansin nyo, kukulubot yung balat ninyo kapag very dry. So, gusto nyo moisturized o yung meron kayong nilagay na lotion. At syempre, kailangan gentle kayo sa paghawak ng inyong mukha, sa inyong paglalagay ng cream, hanggang leeg ang cream ha, o kaya paglalagay ng makeup. Tapos sa pagpili naman ng makeup, marami na ngayon meron ng sunblock dun kasama sa makeup nyo. Tapos marami na rin mga foundation ngayon, concealers, powders na makakatulong sa inyong balat. At syempre yung tinurungan natin, colorful fruits and vegetables, yung mga salad, kasama yung pag-inom ng tubig, lahat yan. At damihan din natin yung pagkain nitong mga vitamin C. Kasi yung vitamin C, kailangan natin sa pag-produce ng collagen para firm yung ating skin. Anong mga example niyan? Dalandan, lemon, suha, orange, kung ano yung napapanahon at mas mura. So, at kung talagang may problema sa balat, punta po kayo sa inyong mga dermatologist. Yung merong mga nakalagay doon sa kanilang clinic na miyembro ng PDS o yung Philippine Dermatological Society, huwag yung sa mga hindi tayo siguradong derma kasi baka lalong mapasama ang ating kutis pag hindi lisensyado o hindi eksperto pagdating sa derma or kutis. Yan. Ang ganda ng shot natin, Doc Lisa. Wide shot. Kita lahat. Yan. So, yan. Thank you very much. Ako naman, Doc Lisa. Okay. Sige. Kabit lang natin ang mic. I will reverse. Thank you. Thank you. Ang dami natin na prepare sa inyo ngayon, ha? Meron na lang tayong mga final tips and final greetings sa ating kababayan. Ganda na prepare ni Doc Lisa. Ilang araw na niya pinaghahandaan yan. Lahat binibili sa supermarket para mabigyan kayo ng magagandang mga demo. Okay. So, Doc Lisa, bati muna tayo sa ating mga greetings. Salamat po sa pag-share. Yes, si Irene Magno.
Kumusta sa inyo dyan? Si Becca Bilyon, Elizabeth Madison Taylor, so from California, USA, si Maria Lori Lucia Etang, Surish Kalamay, Margie Smith, Christina Johnson. Marami tayong Cecilia Macalma. Marami tayong viewers sa US, Doc Lisa. Yes, ito Canada, si Quezon Yadsky. Marami tayong PLM. Charlene Almogueras, Cindy Baldos, Alia Barrera nasa Taiwan. Yes. Inay Alma. Oh. Kimberly Diaz, Dubai. May nag-comment kanina, Doc Lisa, English naman daw. Oo. Para doon sa mga asawa nilang mga PLM. Foreigners. Oo. Gusto namin magsalita ng English. Thank you very much for watching us. And we're giving health tips to our Filipino workers abroad and here in the Philippines. However, we cannot, I think we cannot accommodate all of them because it's easier for our kababayans to understand it in Tagalog. But I have lots of videos in English which are uploaded in YouTube, 60 videos for you. And yun lang. Thank you for watching. At least maybe you can understand some of our demos. Yes. Okay, salamat po. Ito, visual na lang. Visual na lang kasi mas malinaw. Minsan gusto ko mang asar, di ba? Gusto natin magpatama. Hindi nila makukuha yung joke natin. Anyway, bukod dito sa ginagawa natin, meron lang ako ibang papakita ngayon kasi 25 years na kami ngang tumutulong sa ating kababayan at we're celebrating 25 years this year. Pakita ko lang sa iyo, ito talaga yung pinakagusto ko gawin eh. Kahit gustong-gusto namin magbigay ng health tips sa inyo, ito ang mas gusto ko pang gawin. Papakita ko sa isang pasyenteng natulungan namin. I think ito 6 months ago at ngayon. Magugulat kayo, ha? Very short lang to. Ito, pakita natin. Ito si Nanay Dumalaw. Daphne. Nanay Daphne. Dumalaw siya sa salamat. Doc, ang kwan po, kahapon patungan. Tingnan niyo nangyari. Dumating silang mag-aama. Nakasakay po sila ng taxi. Tapos nung makita ko po itong bata, parang wala ako, nahulog talaga. Luha ko dahil ang hirap po kasi. Medyo, sa ngayon, ho, medyo mamula-mula siya ng konti pero kahapon talaga iba eh. So nakikita niyo to talagang nung nakita ko tong batang to, grabe talaga, butot balat siya, naiwan ata, walang nagbabantay lang sa kanya yung kapatid niyang ano, wala, 10 years old pa lang. So kawawang kawawa, 6 months ago kaya nung nakita ko tong bata, dinala talaga namin agad sa hospital. Yes. Damdam ko kahit na yung mga anak kong malalaki, sabi nila, dalhin na daw sa doktor. Kaso mo, sabi na rin natin, libre naman daw yung initial na pagpasok, pero tutulungan ko na rin kayo sa makatulong na yan para at least maayos na. Tapos ang gusto nung pedya na tumingin na kailangan daw mas masustansya yung gatas, pwede nyo rin pambili ng gatas. Okay? Tapos, Doc Lisa, meron din tayo isang pasyenteng dadalhin din, very dehydrated yung pasyente at sasabay na rin natin sa taxi, di ba? Sabay natin sa taxi. Siguro ang tips ko lang sa kababayan natin kung meron yung mga bata at pag hindi inaapat ang pumasok para maligtas. Ito, dinala ni Doc Lisa sa taxi ito, 6 months ago. Mabait din yung taxi driver, in-accommodate sila lahat. Mabait ng taxi driver, hero siya. So, yan. So, nakita nyo yung po, unang natin ginawa, Doc Lisa. Tapos, papakita natin ngayon ang itsura ng baby nung nakita namin nung isang linggo. 6 months ago. Tapos, papakita natin ano na itsura niya ngayon. So, masaya tayo, Doc Lisa, sa mga... Ito, nandito na siya. Ito yung pamilya nila. Pakita natin. Ito yung family nila. Ito yung family, oh. Okay, this is the family ni Daphne na pinuntahan namin. Yan. Ito yung isang kambal na babae. Tapos papakita natin yung nangyari sa kanila. Okay. Focus muna ako, Doc Lisa. Pakita ko lang to. So, ito yung video na bagong kuha. Ito na siya ngayon. Ito si Julius. Parang butot balat. Ngayon ako nakita ng ganong kabutot balat. Ito na si baby ngayon, oo. Siya na to. Right. O, taba na. O, taba na niya. O, see?
Oh, biglang tumaba. Oh, pakita natin ha. Yan. Taba na siya. Ito yung mga binigay namin. Ito na siya. Ayan. Baby. Ito na siya. Ayan. Takpan lang siya. Ayan na siya. Oo. Malaki na siya. Sige. Oh, nakatayo na. Ito na. Yan. Ito, pinakita ko. Ang taba na ngayon, oh. Kita mo, may mukha na. May kamay na. Ang cute na siya. Sobra na siya. Cute, oh. So, tuwan-tuwa kami at nabuhay na si baby. Mula doon sa butot balat. Kawawa talaga itong mga kababayan. So, anyway, napamahal na sa amin yung family at tuloy-tuloy nga. Tuwan-tuwa kami na magbigay sa inyo ng health tips. Pero kung tatanungin mo ako, Doc Lisa, ito talaga ang gusto ko gawin eh. Ito talaga priority ko. Kaya kung sa ibang araw, magugulat kayo, mabibisi kami. Ito talagang gusto namin. Kasi ang dami nating kababayan, gutom, walang pamasahe. Nung isang beses, meron tayong 8, 13-year-old na for dialysis. Yun talaga, naiiyak ka talaga. Dialysis eh. Walang libreng dialysis in the Philippines. Kasi sobrang mahal yung dialysis. May tulong konti, pero hindi kakayanin. So ito pa rin yung purpose natin. At nasasabi ko lang, oras na tumutulong kami dito sa mga barangay. Feeling ko parang nasa ibang mundo ako eh. Para akong nasa heaven eh. Parang na ginagawa natin yung utos ng Diyos. Sisave natin sila para mabuhay sila. Yan lang ang purpose ko sa mundo. 25 years na namin ito ginagawa. At who knows, baka magawa pa namin ng 10 years. Bago tayo magtapos, papakita ko sa inyo yung ginawa namin. Hindi 25 years ago, pero 10 years ago. So ito, payat pa si Doc Lisa dito eh. Pero ito yung ginawa. Sa tulong ng kaibigan natin. Ayan. Ito yung ginawa naming makabayang doktor. Ayan, babalik natin. Reverse. Tingnan natin kung maayos pa siya. Ayan, ito yung ginawa namin dati. Papakita ko lang, ha? Ganda ni Doc Lisa dito, ang payat pa ah. Okay, sana natuwa kayo doon sa ginagawa namin at tuloy-tuloy ang paggawa natin yan. Hopefully, one day makaabot kami sa inyo. Who knows? Who knows? One day, God willing, aabot kami sa lugar ninyo. Hanap tayo ng mahirap ng pasyente. Tutulungan natin, gawa tayo ng patient appeal. Yun ang goal natin for 2017. Todo tulong dito sa ating Facebook Live. Nagagawin na natin parang sarili na nating program. Yes, Doc Lisa, paalam tayo. Yes, so maraming salamat sa pag-tune in sa isang araw ulit. Magkikita tayo. Thank you sa pag-share. Thank you very much sa pag-share. Sana nagustuhan niyo itong tips. Hindi lang free tips, kailangan libreng tulong sa ating mahihirap na kababayan. 24 years, kung ilang taon pabibigay ng Diyos, nandito tayo. At anyway, pag namatay na naman ako, andyan na naman yung mga videos ko, libre na naman sa inyo. At hopefully, ang pangarap ko at ang dasal ko, may libo-libong mga doktor na gagawa sa ginagawa natin. Hindi po tunay sa aking mga kapwa doctors na malulugi kayo pag tutulong kayo sa mahirap. Ang mangyari sa inyo, lalo pa kayong magiging masaya at bibigyan kayo ng maraming blessings ni God sa pagtulong sa ating mahirap. God bless po. Ingat kayo. God bless po.